Buhay tayo ngayong hapon. And before anything else, may we welcome our visitors from the Philippine Athletics Track and Field Association, or PATAFA, headed by the president of the PATAFA, Dr. Philip Ela Huico. The executive vice president, the person of attorney, Nicanor Seri. The secretary general of the PATAFA, Sir Nonoy Orinato Unso. And the marketing director of the PATAFA, Mr. Edward Ko. Kung matatanda niyo po, Sir Edward narito nung camera para tumulong sa ating preparasyon ng ating mga athletes. And it paid off, sir. Thank you po. Siya po ay pinayagan ng ating PATAFA officials led by the Honorable Dr. Philip Huico. And on the part of the local government unit, we have our Honorable City Mayor, Honorable Evelyn Diaz. The Honorable Vice Mayor Velasco Villanueva. And the members of the Sangguniang Panlunsod. We have Honorable Evin J. J. Sondias. Honorable M.M. Albano. Honorable Jun Monterial. Honorable Antonio Jun Manalikot. Honorable Maria Josephine Borromeo. Honorable Dr. Lilian Ringas. And the President of the Liga ng mga Barangay, 91 Barangays, Honorable Gaylord Malunay. Also in attendance is the officials of the Division of the City of Ilagan, Department of Education, led by the Superintendent Dr. Cherry Ramos. The Assistant School Division Superintendent, Dr. Vilma Cabrera. And the other officials of the DepEd also in attendance. Welcome po ang ating member of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Samuel Matara. The department heads of the City Government of Ilagan, narito po kaming lahat. The barangay captains of the 91 barangays in attendance. Diyan po sila. The members of the media, narito rin po sila to cover the event. And the different national government agencies na narito, the DILG, and others na narito po ngayong hapon. Welcome to the signing of the Memorandum of Agreement for the conduct of the Ayala Philippine Athletics Championship dito po sa ating City of Ilagan Sports Complex. Formerly, yan po ay Ayala Philippine National Invitational Athletics Championship, now called the Philippine Athletics Championship. And ito po yung pangalawang taon natin na mag-host ng event na ito. And lucky for us, dahil tayo po ang napili ng PATAFA to stage the first Philippine Ayala Philippine Athletics Championship, kaya dating National Open. So we now proceed to the formal signing of the Memorandum of Agreement between the City Government of Ilagan, represented by our City Mayor, and the PATAFA, presented by Dr. Philip Ela Huico,
to be witnessed by the other officials of the PATAFA and the city officials of the city of Ilagan. Okay, Thank you.
Okay, for everybody to have a chat. Yan po ang MOA signed by the both parties. Okay, some facts po sa Memorandum of Agreement that was signed. Ang atin pong sasagawang Ayala Philippine Athletics Championship will be held instead of May 10 to 14. Alam naman po natin yan sa election day ng barangay. So, ang the actual date now is May 31 to June 4. Yan po ang official date as per the MOA. And yung mga ibang details ko nito ay ibibigay po sa atin ng ating counterpart from the PATAFA. Gaya po nung last year na na-stage dito yung Philippine Open and now Philippine Athletics Championship, this will be participated by schools nationwide. And also we have foreign delegates from, I think, around 8 to 10 countries expected natin na mag-participate dito. And again, tayo na naman po ay nasa busy mode dahil sunod-sunod po yung mga activities natin from our Agaw de Ilagan, Isabela Day, Mamangi Festival, and then election ng barangays up to the last days ng May and first days ng June ay ito na po ang ating harapin. So it's a busy days for the city of Ilagan, and we do hope that this will again bring some pride and honor to every Ilagenos. To give us the message in behalf of the city of Ilagan, may we not call this honorable city mayor, Honorable Evelyn Silias. Magandang sumusunod na hapon po sa inyong lahat. To our Vice Mayor Pining Villanueva and members of the City Council. Siyempre with us, ang LGU family, DepEd family, barangay officials, ang 91 barangay sa Ciudad ng Ilagan, Tri-Media, nandito rin kayo silang lahat, our national government agencies, and our civil society organizations. And of course, we are so honored to have with us from the PATAFA, Dr. Philip Wico, President of the PATAFA, Attorney Nicanor Sering, EVP PATAFA, Sir Reynaldo Unso, Secretary General of PATAFA, and Mr. Edward Co, Vice Chair Events Management at 2018. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa pagdala ninyo ngayong hapon. First of all, allow me to express our gratitude for choosing our City of Ilagan, as the venue for the 2018 Ayala Philippines Athletics Championship. This is again a national activity natin. And as you're aware, the City of Ilagan dreams of really becoming the sports tourism hub. And the big part of this accomplishment is
is creditable to PATAFA because you believed in our capacity to carry out the events well. And so, we take this matter of sports development seriously in our city because we have seen how it changed the lives of all our constituents, both young and old. Through our sports and yung activities natin in partnership with PATAFA, our constituents were really encouraged to live a healthy lifestyle. Nakita niyo naman, nag-umpisa na ulit tayo sa ating Zumba and naging conscious na tayo sa ating mga kalusugan. And which is really essential in achieving a very progressive city because of better health and wellness of our constituents. And may kasabihan na ang malusog na mga mamamayan ay kayamanan ng isang bayan. And moreover, our youth were able to channel their energy in their productive use. And they were kept away from problems ng mga kabataan, dismal or drugs and the like. Siyempre, bilang sa magulang, wala na talagang hihigit pa sa na makita natin yung fulfillment na makita ninyo natin lahat, ang ating mga anak ay talaga naman disiplinado at responsable. At yan mga bagay na they learn through sports. Napansin namin nung nahold ang National Open dito, International Open, talaga naman ang mga kabataan na open ang kanilang mga mata sa discipline ng sa kanilang buhay. This is through sports. And I just want to share with you also that PATAFA paved the way, really paved the way para ma-inspire kami dito sa Ilagan. Dahil because of that, we are now really looking forward to raising champions, hindi lang sa regional, kundi pati sa ating sa national na rin. At saka yan ay dahil sa tulong ninyo na dito na na-evolve natin ang ating Sea Youth Athletics Championship last year as well as the Ayala Championship Games din. And these big events really served as our inspiration to support our local athletes. Before, medyo hindi natin masyadong pansin, but now, na open na nga ng ating mata and with the assistance of our Sambayang Panlungsod, they institutionalized the ALA program or yung tinatawag namin na ang lakas ng batang Ilagenyo program, that this is our sports scholarship program kung saan naman all year round yan, sports clinic for children and teenagers. And we really appreciate PATAFA for opening our eyes and thank you for the partnership and the cooperation. And in the years to come, when you hear world-class athletes coming from the city of Ilagan, do share in our pride, in the pride, knowing that you became our inspiration in this event. Thank you very much, and to God, you all be blessed. Thank you, Mayor Evelyn Diaz. And to give spark on behalf of the Philippine Athletics Track and Field Association, we now have the President, Dr. Philip L. Abito. Thank you, Vicky. Mayor Diaz, Vice Mayor, the members of the City Council, the different departments, last year, when we sent athletes to the Southeast Asian youth,
Meron pong, there were some officials of Ilagan who attended the sea youth in Thailand. And when they saw si Robby of Palawan, sabi, oh, City of Ilagan, very good national moment. We cannot forget. So in other words, talagang nabauna sa kanilang utak at naiingit na sa kanilang puso ang kagalingan at ang magandang pagpapatakbo ng City of Ilagan ng ating kaya national honor. Kaya siguro, you deserve a round of applause. Kaya po, hindi po basta-basta itong pag-host ng National Open. Alam po natin, ilan lang pong siyudad dito sa Pilipinas ang nagkaroon ng karangalan na maging host. At karamihan po dito ay mga talagang regular na destinasyon na ng mga turista, both local at saka foreign. For example, doon po sa Luzon, nandiyan po ang Santa Cruz, Laguna, of course, Manila. Sa Kabisayaan, Bacolo, Cebu, Iloilo, sa Kamindanawan, Davao, Cagayan de Oro. Dito po sa Region 1, Pangasinan pa lamang. Dito sa Region 2, ay pa lamang. Dalawa pa. Okay. At alam ninyo, magtatakot po kami. Pinitinan din natin po ang mga ibang lugar noon. Tulad ng Baguio City. Sa isa pang kompetisyon at iba pang lugar. Subalit, para sa amin, ang Ilagan ang pinaka malakas ang suporta. Yes! Hindi ko naman magulat kung sa sinabi ni Mayor na yung mga kabataan natin ay parang naingganyo sa athletics at sa sport. Yan po ang kailangan natin dito sapagkat ang kabataan po talaga naman is sila ang ating magiging hope, ikaw. Ngayon, ito po ang inaasahan po namin mga 15 bansa ang lalaho dito. At inaasahan po namin mga ilang daan po yung darating. Kaya kahit papano, yung mga darating na yan, sana kung $1,000 na lang ito, pag-alis dito, $10 na lang. Pag-alis, para maubos dito sa Isabela, sa Ilagan, para matulungan ang ekonomiya. Kaya gawin po natin ang lahat ng magagawa natin na kaya upang akitin sila na mag-enjoy at gumastos sa content para masaya ang lahat. Para pong dagat ito eh. Yung tide. Pag kumakyat yung isang bato, lahat aakyat. So, kung gumanda ang sitwasyon natin, lahat makikinabang. Kaya, we are very grateful to the mayor, to the vice mayor, to the city council. We have an organizing committee headed by me and the mayor, and we have got the executive committee, and nandiyan po sila Mr. Ricky Lagi at saka si Councilor. So it's a partnership. Sama-sama po tayo, kating busy. Yung timing po medyo pauulong-sulong sapagkat di natin po malaman kung matutuloy yung barangay election o hindi. Assume na natin matutuloy. Sapagkat kung in-assume natin hindi at natuloy, wala tayong gagamitin na eskwela. At baka magkaroon pa ng komplikasyon sa alumni, mga election spending, participation, mga ganon. Kaya ayaw naman natin magkaroon pa ng mga ganon. Kaya kami po ay gagalap na May 31 up to June 4. Alam niyo, this was supposed to be May 18, May 17. Subalit meron pong genius doon sa ibang opisina na bigla na lang tinapa dito sa araw na gusto natin. Pero okay lang, madali naman tayo mag-adjust, mag
magagaling naman ng mga Lieutenant Sabela, magaling ang staff ni Mayor, si Mayor, si Vice Mayor, at saka si Ricky, lagi si Drogi. Kaya, buo ang loob po namin na magiging successful to. Lahat po ng mga competitors na nagpunta dito, sinasabi na, napakaganda, napakayo, sila po ay inasikaso talaga. Sabi nga eh, hindi po lang daw ng chinela, so sabi, meron pang sumusunod na make sure that na hindi siya, para hindi sila mawala o sila ay merong mga kasama. Kaya, alam niyo po yung gano'ng pag-aalaga, they appreciate it. Meaning, importante sila. Kaya maraming salamat, we look forward to working with you. At siguro, mamayang konti si ating Sec-Gen at si Edward ko at si Larry at magbibigay pa ng konting detalya ko kung may oras. Maraming salamat po sa inyo lang. Mabuhay! Thank you po, Dr. Wico. Napagaganda po nung feedback na nakuha namin from you. Coming from the participants of the two big events is present last year in the city of Bilagan. Nakakapataba po ng puso ang bawat ilagay nyo. And sa amin naman po, in the part of the city of Bilagan, ay kung ano po yung naungkol na accommodations natin sa mga bisita natin, as always po, ganun naman po ang city of Bilagan. And kaya nga po nang sabi ng ating President ng PATAFA, our Secretary General and Senator Ko will give some additional informations regarding the said Philippine Athletics Championship para po mabigyan pa tayo ng further informations. And after this, pwede po magkaroon tayo ng open forum and if you have some issues of concerns na pwede clarify sa kanila, we can you can do so after the during the open forum. So we na call Sir Renato Nonoy Unso, the Secretary General. Magandang hapon po sa inyo lahat, Mayor, Vice Mayor, sa sangguniyan at lahat po nang nandito. Dinagdagan po namin yung events namin ngayon. So lahat po na nandito sa kwarto na to ay inimitahan po namin kayo na sumali dun sa tinatawag namin Masters. Yung Masters competition, nag-iidad po ng 30 pataas hanggang 100 years old. Meron po kaming laro na yun. Wala pong biro yan, ha? Meron naglalaro po na 100 years old sa Masters category. At this September, babiyahe po yung ibang ating mga manlalaro dahil we have produced world champion po sa larangan ng pole vault, sa larangan ng babae, ng javelin, at lalaking javelin. Sila po ay world champion, no? Na mga Pilipino. At si Edward Go will be participating doon po sa Spain this coming September sa World Masters at marami po tayong mga sasama. So ang age bracket po, mag-start po yan ng 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, ganun po, no? Hanggang pataas. So kung kayo po sana ay para ma-enjoy niyo po, no? Meron po kaming mga competition na kasama po sa National Open. Just for fun, mag-try po kayo. Meron po lahat ng events. Meron po yung mga walkathon, meron pong running events, sprint, long distance, may throwing events, may jumping events. Meron po, doon po sa triple jump, huwag na po kayong magsubok. Baka mamaya maging triple jump. But anyway, meron po mga naglalaro na gano'n, no, sa atin po. So, iniimbitahan po namin kayo na sumali. Nag-introduce na rin po kami ng regular event na tinatawag po natin ng mixed gender. Kung saan, sa relay po, ay dalawang lalaki at dalawang babae ang maglalaro. Para po, ngayon po, ito po'y nire-recognize sa buong mundo na sinasabi nila na ang babae katulad din ng mga lalaki. Kasing lakas, in fact, mas malakas pa kayo kasi hindi namin naranasang manganak, no? Napakahirap daw manganak at magbuntis. So, again, we would like to invite you sa laro po natin. Magpa-entry
po kayo, subukan niyo po kung ano po ang track and field. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Siguro magpiprepare si na Councilor June sa age 50 na ba? Kami, age 35 kami. Si Jade 30, yung mga pataas. 35 na ako. Okay, as mentioned earlier, Mr. Eduardo will also share some insights and information regarding our activity. Thank you, sir. Magandang hapon po, Mayor Emily, Vice Mayor Villanueva, and Councilor James, and ang kasama niya sa Consejo City Council and mga officials ng DepEd. Ang papakitin ko sa inyo yung how the competition would be package. Kasi ngayon po, meron marami po kaming innovations sa gagawin. Kung last year, nakita niyo po na it's really highly entertaining and very exciting, itataas po namin siya ng 5 beses. Okay? So ang quality po niya, inahabol lang po namin sa World Championship quality. So may dagdag na pong mga music dyan para ma-attract natin yung mga kabataan. So it's highly entertaining, especially beginning with running events and even the jumps and the throws. It's as we have done a similar approach sa isang league sa Metro Manila, UWAP. Tinry namin, it proved to be